Welcome to Ate J Real Talk again! And for today's episode, ang pag-uusapan naman natin ay okay lang ba na ang babae ang maging haligi ng tahanan at ang lalaki ang maging ilaw ng tahanan? So let's put it into context muna guys. Sa kulturang Pilipino, pag sinabing haligi ng tahanan, iyan yung mga padre de pamilya. Sila yung nagtatrabaho, kumakayod para sa pamilya. Pag sinabi namang ilaw ng tahanan, iyan naman yung ating mga nanay. Sila yung nasa bahay, nangangasiwa ng mga bata, naglilinis ng bahay, nagluluto ng pagkain, naglalaba ng mamalansya. Sila yung ating mga nanay. So ngayon, kung tatanungin niyo ako kung okay lang ba na ang babae naman ang maging haligi ng tahanan at lalaki ang maging ilaw ng tahanan, ang sagot ko po dyan ay, balikan natin. Siguro kung tinanong to sa akin nung elementary ako at high school, ang sagot ko talaga dyan, hindi. Kasi that time, ang mentalidad ko talaga ay dapat lalaki ang nagtatrabaho. Dati nga, parang naalala ko ang pangarap ko lang dati, yung pag-uwi ng bahay ng mister ko, yung ako yung mag-aalis ng sapatos niya, tas nakahain na yung food, yung mga ganyan. Ganyan kasimple ang pangarap ko dati, yung maging isang full housewife. Pero nung nag-college ako, tas medyo nagkaisip na ako, na-expose na ako sa iba't ibang, you know, pangyayari sa buhay, nagkatrabaho. Ngayon, pag itatanong yan sa akin, why not? Anong issue? Alam nyo po, ang nanay ko, ang halos bumuhay sa amin, magkakapatid. Kasi ang tatay ko po, madami siyang alam na trabaho, karpintero, magsasaka, driver. Pero nung tumanda na siya, lahat yun hindi niya na kayang gawin. Samantalang ang nanay ko, kahit anong hanggang 70 yata, hanggang ngayon nga eh, naglalabandera pa siya. At nakakakuha siya ng pera doon. So, iyon yung pinambubuhay niya sa amin. Nakakapaglabandera siya, nakakapamalansya siya sa ibang tao. At madami pa, nakakapagluto. Yung ganyan ba? So, madaming option na available sa nanay ko kesa sa tatay ko. Kasalanan ba ng nanay ko yun? Hindi. Hindi niya yung kasalanan. Hindi kasalanan ng babae na mas maraming options na available para sa kanila to provide for the family. Hindi rin naman kasalanan ng tatay ko na pagdating ng certain age, hindi niya na kayang gawin yung mga nagagawa niya nung kabataan siya. Hindi ko to sinasabi dahil ito yung current situation ko. Kasi kahit hindi ito yung situation ko, ganun pa rin ang sagot ko. Kasi, for example, kung strength ko ang gawaing bahay at weakness yon ng asawa ko, bakit niya ako pipigilan na gawin yon? At the same time, kung strength ko naman ang magtrabaho at ang asawa ko ay ang strength niya ay ang maging taong bahay, bakit ko pipigilan yon, di ba? Alam niyo po ako, I'm always a believer na walang hindi nadadaan sa magandang usapan. Pwede nyo yung pag-usapan ng partner nyo. Kaya nga kayo tinawag na partner, na mag-asawa, kasi magtutulungan kayo. Bakit mo ipipilit na maging taong bahay ka lang kung pwede ka naman makatulog to provide for the family? At the same time, bakit ko pipilitin ang husband ko na maghanap ng trabaho kung wala nga siyang makitang trabaho? Diba? Hindi dapat nakabase sa kasarian ng isang tao ang role na ginagampanan nyo sa buhay. Hindi dapat nalilimitehan noon ang inyong role. Nabanggit ko sa isa kong vlog dati na bago pa kami maging mag-asawa ng asawa ko ngayon, sinabihan na siya ng nanay ko. Sabi sa kanya, sigurado ka ba? Kasi si Jaja, hindi yan marunong sa gawaing bahay. Nung nawala ng trabaho yung asawa ko, pinag-usapan ho namin yan. Kung maghahanap pa ba siya ng trabaho or sa bahay na lang. And it was my choice na sa bahay na lang po siya. Kasi po, unang-una po, ang mababa na po ng mga ino-offer sa kanya. Pangalawa, nandyan na po si Isa. May anak na kami. So kung mababa yung sweldo na ino-offer sa kanya, tapos kukuha kami ng mag-aalaga kay Isa, halos kapareho po nung isusweldo namin sa mag-aalaga sa anak ko, sa anak namin, yung magiging sweldo niya. So what's the point? So sabi ko,
siya na lang sa bahay at ako po ang magtatrabaho. And then, we'll see kung mag-iiba ang takbo ng ekonomiya dito sa UAE para sa mga oportunidad sa line of work niya, then mag-a-apply po siya. It was a decision that we made as a partner. So, napag-uusapan po yan. Sumababa ang loob ko? Nagreklamo ba ako? Hindi po. Kasi nga, as partner, decision namin yan, choice namin yan. Ayun nga guys, yung sinasabi ko, na bakit mo pipigilang mag-grow ang partner mo sa strength niya. Like ako, yun yung strength ko. Mas gusto ko na nasa trabaho kaysa nasa bahay. Hanggang ngayon ho, to be honest with you guys, ang gumagawa po ng gawaing bahay namin ay ang asawa ko. Siya ang nagluluto, siya ang naglalaba, siya ang naglilinis ng bahay. Ako ho, paminsan-minsan ko lang yung ginagawa. So masama ba yun? Wala ho akong nakikitang masama. Pero syempre, careful din tayong mga misis. Kung tayo ho ang nagtatrabaho at si mister ang nasa bahay, dapat hindi rin naman ho natin minamaliit yung trabaho nila. Alam nyo ho, ako personally, hats off po ako sa asawa ko. Hindi ho biro ang mag-alaga ng bata, lalo na po sa edad ng anak ko ngayon na napakakulit. Di rin ho biro ang maglinis ng bahay at ang mag-isip ng lulutuin araw-araw. Kung tutuusin ho, mas pagod pa sila kaysa sa ating mga nagtatrabaho sa opisina. Kaya ako, every now and then ho, kinakausap ko yung asawa ko kasi baka mamaya nasasagasaan ko na yung ego niya o nasasagasaan ko yung pagkalalaki niya. Siyempre, paminsan-minsan, pepreno din ho tayo. Yan ho ang purpose kung bakit ho kayo mag-asawa at partners. Balik ko tayo sa tanong na okay lang ba na ang lalaki ang maging ilaw ng tahanan at ang magbabae ang maging haligi ng tahanan. Sa akin ho, wala hong problema. Opinion ko lang ho, ako ho ito, again, real talk ko ho, sa akin ho, wala ho talaga akong nakikitang problema. Mas maganda ho na alam mo yun, hayaan mong mag-grow ang partner mo. At the same time, hinahayaan ka din niyang mag-grow. So yun lang po guys. Thank you ulit sa inyong panunood. Sana po ang aking opinion ay nakatulong sa inyo kahit papano. Nandito na ho ulit ako sa parking sa may bahay naman ho namin to. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ako nagbi-video while driving. Always drive safe pa rin po. Huwag po tayong mag-cellphone habang nagda-drive. Thank you everyone. See you on my next Real Talk. Bye-bye.